So ayun, isang magandang araw, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Magandang gabi sa lahat ng viewers, sa mga nanonood, maraming maraming salamat. Magandang gabi po. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan eh. Pero ganun pa man, salamat po sa mga nakakaunawa at mga nakakaintindi sa akin. Ayan, personal na buhay, sa personal na buhay ko. Alam naman natin po yung pinagdaanan ni Mr. Ron. Hindi ko na kailangan ikwento pa. Dahil alam ng lahat yan kung ano nangyari. So yun, nangyari na nga po na hindi natin, wala tayong magagawa. Nangyari na eh. Nangyari na. Ang inaano ko lang dito, ang pinopoint ko lang, parang ako yung may pagkakamali. Unang-una, syempre po, pamilyadong tao si Mr. Ron, alam niyo yan. Ang daming nangyari sa buhay ko, hindi ko na kailangan pang ikwento. Ang tagal ko naging tahimik. At alam niyo po ba yung dahilan ko kung bakit hindi ako bumabalik sa diet? Alam niyo po ba yung dahilan ko kung bakit wala akong charity vlog? Baka po iniisip ninyo, nag-i-enjoy lang ako kung saan saan lang ako pumupunta dahil na dun sa aking Facebook page na travel si Mr. Ron. Hindi nyo po alam yung buong kwento. Hindi ko lang din alam kung bakit nangyaring ganun. So syempre, respeto natin. Respeto ang tawag dun. Respetuhin natin kung ano yung magiging desisyon nila. Pero isa lang yung gusto kong iparating po sa lahat. Si Mr. Ron po ay wala po akong ginawang masama. Wala po akong ginawang mali. Oo, alam ko may pagkukulang ako at alam ko yung kakayanan ko. Alam ko yung halaga ko bilang isang Mr. Ron. Diba? Kasi may mga naririnig-rinig ako na wala ka ng paramdam. Hindi ka nakiki-operate. Hindi ka na nakikita. Kasi alam niyo po yung back. Alam niyo po ba kung bakit? Ito lang ah. Sa totoo lang, ano ko na yun, ramdam ko na eh. Kasi kahit dati pa, obligado talaga mag-charity eh. Kasi charity vlogger. Unang-una, syempre, sa lahat ng viewers na manonood ngayon, kahit sino pang manood po ngayon, wala pong regular na sponsor si Mr. Ron. Wala po akong regular na sponsor. Nakakapag-charity po dati si Mr. Ron. May nagko-comment, Mr. Ron, bigyan kita ng ganito, balikan mo si ganito. Sobrang pasalamat po ako nun. Mr. Ron, punta ka sa ganito, dalan mo si ganito. Pero hindi po yun weekly, hindi po yun monthly. Sa totoo lang, hindi po yun monthly, hindi po yun weekly. Once, kung kailan lang magagusto yung sponsor, at iba't ibang tao po yun. Alam po, kahit manood po dito yung mga nagbibigay sa akin, alam nyo po yan. Kaya po hindi bumabalik si Mr. Ron, alam nyo po ba yung pinagdadaanan ko? Sobrang hirap po. Unang-una wala pa akong views. Kasi po, nag-try po ako mag-charity doon po sa amin sa Quezon. Alam nyo po yung ginawa ko doon? Yung ina-apply ko rin doon nasa diet. Naghahanap din ako, pumunta kami sa bundok. Ang masakit lang kasi doon, wala pong nanonood. Wala pong nanonood. Hindi ko po alam kung bakit. Wala po akong ano, hindi ko po sisisiin yung mga viewers ko. Wala pong nanonood. Siyempre, may pantulong pa tayo noon eh. May naiipon-ipon pa ako ng pera na habang nagka-travel vlog ako. Ay sinisingit ko yung pagsa-charity. Na baka sakali mag-views, baka sakali may manood. Pero wala po talaga, sobrang hirap.
So nagpasya si Mr. Ron na sige na, tama na to, itigil ko na. Wala, hindi po, hindi na ako, hindi ko na in-upload yung mga charity ko, hindi ko na in-upload. Minsan napipilitan lang din akong i-edit para lang magkaroon ng laman yung YouTube channel ko na to, pero wala na po talaga. Kasi alam ko yung mga gustong panoorin po ng ibang viewers. Wala po ako to, hindi ko sinisisi yun dahil kagustuhan nyo po yan, karapatan nyo po yan. Na yung mga na-upload po doon sa mga kaibigan, kasamahan natin na doon sa Daet, yun lang po yung gusto nilang panoorin, yung mga behind the scene, yung mga love team. Kasi nga po, nagiging masaya po kayo doon, nagiging masaya sila, yung ibang mga viewers. Wala po akong magagawa doon kasi po, karapatan nyo po yun. So, tinigil ko po yung pagsa-charity. Nag-travel si Mr. Ron, alam nyo po ba yung pagta-travel vlog ko po? Ini-invite lang po si Mr. Ron. Wala po akong TF. Pasalamat na lang po ako sa mga nag-i-invite sa akin mga resort, lugar, na binibigyan po ako ng free accommodation, libreng pagkain, libre yung gas, may mga giveaway pa na binibigay sa akin, tapos pwede ko pang isama yung family ko, tapos vlog ko na. So yung tulong ko sa kanila pag nag-views yun, marami mag-inquire, makikita yung resort. Ang benefit naman ko, benefit ko sa kanila yung pre-accommodation. Minsan may overnight pa, nakakapag-enjoy kasama yung pamilya ko. Yun lang po yun. Wala pong malaking pinagkakitaan si Mr. Ron. Baka po inaakala nung iba. Tapos may mga naririnig pa ako na wala kang ano eh, wala ka namang ano, may nabasa ako eh. Binubura kasi, binubura. Nagko-comment po sila pero binubura, mga after 2 hours, 3 hours, binubura po nila eh. Nababasa ko, hindi ko lang na-screenshot eh. Binubura po nila. So ito lang naman yung sagot ko eh. Wala na, alam niyo po ba na hindi na po ako takot mag-fail sa buhay. Hindi na ako takot na mawalan. Hindi na ako takot na mawala. Hindi na ako takot na kung saan man ako ilagay. Dahil po matagal na akong wala. Matagal na akong wala. Kaya hindi na rin ako natatakot mag-fail sa aking ginagawa kasi nga po matagal na akong wala. Yun lang yun eh. Hindi na ako natatakot mawala dahil matagal na akong wala. Walang wala. Yun lang yun. Kasi po sobrang napakakomplikado talaga. Nagulat na lang din ako. Pero decision po yun. Decision nila yun. Wala akong magagawa. So tinanggap ko yung decision. Hamon ito para sa akin. Pero nung sa mga nambaba sa akin na, sana patunayan niyo yung mga sinasabi niyo na porke ganito, ganyan, lumaki ng ulo mo, nagkapera ka lang, karoon ka lang konting pera, dumikit ka lang sa kalingap, nagpataas ka lang ng subscriber, pataas ka lang ng views mo, tapos ngayon iwan mo na sila. Good luck. Sana masaya sila yung mga nagsabi niyan. Pero darating at darating yung time. Huwag naman sana mangyari. Pero alam ko mangyayari yun kasi yung pinagdaanan ni Mr. Ron, mangyayari sa lahat dahil tao po tayo. Yung nangyari sa buhay ko, sino bang gusto may mawala? Sa pamilya. Diba? Sinong gusto? Hindi po biro yun. Pero hindi ko po pinangalanda ka na kaawaan po nila ako. Hindi po nagpupumilit si Mr. Ron. Naisiksik ko yung sarili ko para kaawaan. Gusto ko lang ko suportahan niyo po sana ako. Pero nangyaring ganito, wala na. Di end of the game. Tapos na. So sana, ano, sana itong pagsubok na to, itong challenge na to sa akin, eh maging aral. Kasi nga po, hindi na ako natakot mag-fail. Kasi pag nag-fail tayo sa buhay, yung magkamali tayo, mawala tayo, ignore tayo, tanggalin tayo, alisin tayo. Doon natin mapapatunayan sa sarili natin na may mga pagkukulang tayo na pwede natin gawin. May mga pagkukulang tayo na kaya tayo nag-fail sa buhay, ay mahina tayo sa ganun. So yun ngayon yung aaralin ko. Yun ngayon yung sistema na gagawin ko na kung saan ako naging mahina, kung saan ako bumagsak, doon ako magmumula para muling bumangon. Salamat po pala sa lahat ng mga nanonood, sumusuporta kay Mr. Ron, sa mga nagsusubscribe. Opo, sa inyo po maraming salamat. Sabi ko nga po,
Yung sa mga gustong sumuporta pa, salamat po sa inyo. Manonood pa rin po kayo. Pero sa mga ayaw po, dahil hindi na ako kalingap, bukas po yung pintuan ni Mr. Ron. Dahil hindi ko naman po kayang ipilit yung sarili ko na magmamakaawa ko na huwag nyo ako i-unsubscribe. Nasa sa inyo pong decision yun. Pero isa lang po yung gusto kong sabihin sa inyo na kahit kailan hindi po nagmalaki si Mr. Ron. Kahit kailan wala po akong kailangan ipagmalaki dahil matagal na po akong wala. Walang-wala. Ang dami nangyari sa buhay ko. So parang nasa stage pa lang ako na inaangat ko yung sarili ko. So sa mga nambabash naman sa akin, sa mga basher ko dyan, eh good luck po sa inyo. Kung kayo man po ay manunood pa rin, eh salamat po sa inyo. Pero magpapatuloy po ako sa aking ginagawa. By the way guys, maraming salamat sa lahat ng nakaka-appreciate. Sa mga nagko-comment po sa aking mga upload, sa reaction video ko. Ay hindi pala reaction yun eh, nag-live po pala ako. Salamat po sa inyo. Salamat po. At nakikita ko po kung sino yung tunay. Doon sa almost 75,000 subscriber ko, nakikita ko po kung sino yung tunay. Totoo pala, bilang lang sa kamay, yung mga nagtitiwala at mga totoong sumusuporta. Kahit hindi na po ako kasama ng team. So, ayun po. Ito lang po yung saloobin ni Mr. Ron na kung bakit nangyaring ganon. May napanood din ako na sa isang reaction video na hindi ito mangyayari kung inaral mabuti bago ipalabas. Pinanood ko ng buo yun. May isang reactor na pinanood ko na sabi niya, hindi mangyayari yung ganitong gusot o ganitong gulo kung inaral nyo muna kung paano nyo inanalyze, kung paano nyo inilatag bago nyo bitawan yung mga salitang ganito. So wala tayong magagawa, nandyan na, the damage has done. Mangyari na. So good luck po kay Mr. Ron, good luck sa akin. Salamat sa mga solid supporters na sumusuporta, mga nagsusubscribe. Thank you po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyo. So ito lang naman po yung sagot ko. May pamilya po. May pamilya po si Mr. Ron. Hindi po ako yung walang binubuhay. Pamilyadong tao po si Mr. Ron. So ngayon po, inaaral ko itong aking YouTube channel kung paano ako mag-grow ulit. At the same time, yung sideline ko, naglalalamove delivery rider po si Mr. Ron dito sa Metro Manila. O kung saan ang lugar pa dito. Naglalalamove po si Mr. Ron. Yun po yung naging sideline ko. At papasalamat din po ako sa mga boss na sumusuporta po kay Mr. Ron sa aking Facebook page. Ayan, sa Shipa Tires Philippines, sa Adriatico Clothing, sa Speed Metal, sa T-Buy GPH, ayan. Marami po tayong collaboration, sponsorship na galing po sa mga brand sa aking travel vlog. Maraming salamat po sa kanila. Naunawaan po nila ako. So yun na, yung parang nagiging pangalawang pamilya ko pagkatapos ko dun sa kabila. Pagkatapos ko dun na alisin dun sa kabila, dito na ako ngayon. At sila na yung gumagabay. Sana maging tama na, maging totoo na yung landas o maging totoong tao na yung mga makakasama ko dito. So salamat po sa inyo mga kababayan. Salamat po. Muli po si Mr. Ron Vlogs, nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta. God bless po sa lahat ng mga charity vlogger. Pagpatuloy nyo lang po kung ano po yung nagpapasasaya sa inyo. Ako po, pinapagpatuloy ko lang ko yung nagpapasasaya sa akin. Yung pagiging travel vlog ko po, yung travel vlogger ko, yun po yung nagtanggal ng stress at ng kalungkutan na nangyari sa akin. Sa totoo lang, alam po ng ibang followers, mga subscriber ko, salamat po sa inyo. God bless po at mag-ingat po kayo palagi. Magandang araw po sa inyo lahat.